Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng maligayang Pasko. Yan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pasko pa din po. No? Hindi ibig sabihin, tapos na ang December 25. Tapos na rin ang Pasko. Hindi po. Pasko pa rin po. Kapanahunan pa rin ng Kapaskuhan. Pero, ngayong araw na ito, atin namang ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak. Banal na mag-anak. Ang ating mga pagbasa ngayon ang magpapakita at magtuturo sa atin kung paano maging banal katulad ng mag-anak na sina Jose, Maria, at Jesus. Gamitin natin yung kwento sa Ebanghelyo kung paano ipinamalas ng mag-anak ang pagiging banal. Kinuwento ni San Lucas sa ating Ebanghelyo ang pagdadala nina Maria at Jose kay Jesus sa templo dahil pista ito ng Paskwa noon. Ayon sa batas, 13 taong gulang dapat ang isang anak na lalaki bago ito makasama sa pagsamba sa templo. Ngunit noong panahong iyon, ayon kay San Lucas, sinabi ng kwento, 12 taon pa lang si Jesus. Pero dapat 13 ang pwedeng makasama para sumamba. Siguro, ito yung dahilan kaya napahiwalay si Jesus kina Maria at Jose. Dahil siguro, hindi pa siya pwedeng makapasok sa templo at makasamba dahil wala pa siyang edad na 13. Siguro, kaya siya naiwan muna sa labas. Pakiwari ko lang po ito. Hula ko lang ito. Kasi ayon sa batas, dapat 13 taong gulang. Pero ganun pa man, ipinapakita na sa murang edad, dinadala na nina Maria at Jose si Jesus sa simbahan. Diba? Ganon din naman tayo, no? Yung mga anak, mga bata, wala pa naman talaga silang nalalaman o hindi pa naman talaga nila naiintindihan ang pagsisimba. Pero, dinadala na natin. Binibit-bit na natin, sinasama na natin sa simbahan. Ito ang isang dahilan kung kaya't banal ang mag-anak dahil malapit sila sa Diyos. Sabihin niyo nga po, malapit sa Diyos. Ang pagpunta sa simbahan ay isang paraan upang maging malapit sa Diyos. Kung kaya, mga magulang, dapat po dinadala ninyo ang inyong mga anak sa simbahan. O baka naman, ang mga magulang hindi kasi nagsisimba. Alam niyo po, talaga naman, hindi pa naiintindihan ng bata. Pero kung nakasanayan niya ang pagsisimba, kung makalakihan niya ang pagpunta sa simbahan, paglaki niya, pag naiintindihan na niya ang lahat, titimo ito sa kanya. Mas mapapahalagahan niya ang pagdadalang ito, ang pagiging malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos. Ito ang dahilan
kaya banal ang mag-anak? Ituloy po natin yung kwento. Nang pauwi na sina Maria at Jose, akala nila'y kasama nila si Jesus o kasama ni Jesus ang kanilang mga kasamahan. Sigurado, hindi lang sina Maria at Jose ang nagpunta sa templo. May kasama pa silang iba, maaring kaibigan o maaring kamag-anak. Kaya nga ayon sa ating ebanghelyo, sinabi ni San Lucas, ipinagtanong nila sa kanilang kamag-anak kung nasaan si Jesus. Ngunit nang makarating sila sa kanilang bahay, doon lang nila nalaman na wala pala si Jesus. Matapos ang maghapong pagdalakbay, doon lang nila napagtanto na hindi pala nila kasamang umuwi si Jesus. 3 araw nilang hinanap si Jesus. Sa loob ng 3 araw na yon, marahil magkakahalong pag-alala, takot, konsume, inis. Marahil meron ding galit ang naramdaman nina Maria at Jose. Sa huli, nakita nila si Jesus nasa templo, nakikipagtanungan sa mga guro ng batas. Dito, ipinapakita na sa gitna ng magkakahalong pakiramdam, sina Maria at Jose ay naging mahinahon. Sa halip na nagalit, sa halip na nainis, si Maria nagtanong kay Jesus, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin?" Siguro kung iba lang yon, aba, binugbog na si Jesus. Siguro kung iba lang yon, katakot-takot na mura ang aabuti ni Jesus. O hindi ba? Yung mga anak lang ninyo, hindi umuwi lang ng oras. Di ba? Nasa kanto na, may dala ka ng patpat. Pababa pa lang ng jeep, pinagmumura mo na. Di ba? Ito, 3 araw na nag-aalala, 3 araw na naiinis, 3 araw na hindi alam kung nasaan si Jesus. Pero nang makita si Jesus, nagtanong lang si Maria. Diba? Kakaiba, kakaibang kahinahunan ang mairon si Maria. Ang galit, pagkainis, konsume, ay ilan lang sa mga negatibong pakiramdam na siyang nagdadala sa tao para makagawa ng masama. Ang dali naman talagang mamalo kung ikaw ay galit na galit. Ang daling magmura kung ikaw ay naiinis. Ang daling mangurot. Ang daling magsalita ng hindi maganda kapag ikaw ay may negatibong nararamdaman. Kaya naman, ang kahinahunan ang pumipigil o umaawat sa tao para kumilos ng may kasamaan. Ang kahinahunan ang umaawat sa tao para wag makagawa ng kasamaan. Nagawa ito nina Maria at Jose dahil sila ay nakipag-usap o nagtanong kay Jesus sa halip na binunton ang masamang nararamdaman. Magandang matuto, ano po? Kapag may nararamdamang hindi maganda, kapag mayroong inis o galit, huwag magpadalos-dalos. Maghunos-dili, magtanong ka muna, alamin mo muna, kausapin mo muna,
bago ka magngit-ngit, bago ka magmura, tanungin mo muna, linawin mo muna, baka naman mali ang iyong nararamdaman. Ito yung kailangan natin, yung kahinahunan para huwag tayong makagawa ng mali. Minsan kasi, nagpapadalos-dalos tayo. Nagpapadaloy tayo sa ating emosyon. Ha? Meron lang mga ilangan, kahit wala tayo, ipangungutang. Diba? Paano muna? Tingnan mo muna, bago ka makagawa ng maling desisyon, bago ka mabaon sa utang, maghunos dili. Kung ikaw ay nagagalit sa iyong anak, bago mo ibuga ang iyong galit, tanungin mo muna, totoo ba ito, anak? Anak, bakit mo ito ginawa? Para sa ganun, bago ka mamalo, bago ka makapagmura, malinawan ka na muna. Panghuli, banal ang mag-anak dahil sila ay gumawa ng mabuti. Matapos matagpuan si Jesus at magbalik sa Nazareth na kanilang bayan, sinabi ni San Lucas na si Jesus ay naging masunuring anak. Matapos ang insidente na magalit o makaramdam ng inis, ang ina, si Jesus, ay naging masunuring anak. Siguro, naramdaman ni Jesus yung sakit sa loob ng kanyang mga magulang sa paghahanap sa kanya. Siguro, nakita ni Jesus kung gaano nasaktan ang kanyang ina. Kaya sa huli, naging masunuring siyang anak. Ganito din yung sinasabi sa atin ng ating una at ikalawang pagbasa, ang maging mabuti. At wala tayong ibang basihan ng kabutihan, kundi kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang basihan ng kabutihan, ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos. Tatlong bagay ang naipamalas, naipakita at nais ituro ng banal na mag-anak para maging banal. Una, ang pagiging malapit sa Diyos. Pangalawa, ang pagiging mahinahon. At pangatlo, ang pagiging mabuti. Tatlong katangian ng pagiging banal. Lahat ito, mga pangontra sa kasamaan at daan tungo sa kabanalan. Amen.